Hello! Hello! Good morning! Good morning mga brothers! Ewan ka nung araw ngayon. Today is October 31st, 31. Ang huling araw ng October. So, tara! So, meron daw tayong rides ngayon guys at it's a halo-halo ride. Okay guys, pupunta na ako kami sa ano, sa isang lugar. Kasi sabi nung ano, nung katropa natin na sikat daw yun, sikat daw na kainan doon, halo-halo. Siguro. So, yung guys, kasama ko po ngayon si ano, si Kapaling Jojo. Si yun, hindi ko alam kung naka MT o MT-15 ba siya o naka CBR o naka ano, S-150. Dami kasi mutol ng lalaki yun. So, shout out sa mga single dyan. Yung kapal ko, si Gel. Mga nag-aalag ng shota dyan. Baka naman. Okay, so kita nyo guys, meet up time namin 9 o'clock and time check is almost already 9:06 in the morning. So we're gonna meet up with Kapal Jojo in the crossing and I don't know if he's already there. I hope sana hindi pa eh, sinakakaya naman eh ako yung gumawa ng meet up time to sa open day. Ewan ko, tinataman ako sa mga jump of time eh. Gusto ko kasi yung on the spot eh. Kung anong oras yung jump of time o meet up time, hindi lang oras ng pag-alis ko. Diba? Ayos lang. Okay, so sa nakikita nyo guys, medyo makulimlim kasi meron na tayong low pressure ngayon. Kahit na makulimlim pa na, tuloy pa rin. The rides must go on. Sabi nga nila. Okay, yun guys. Samahan nyo kami sa aming konting rides ngayon. At mayroon tayong pag-uusapan mamaya regarding sa mga legalization sa mga accessories sa motor. Lalo na yung LED lights. And ibang accessories pa sa motor. Few moments later. So, what's up guys? What's up? So, ito nakita na ko kami ng kapalikoy ko si MT-15 Mr. Jojo. So, shout out sa mga single dyan. Yun, single yun. Okay, so we are on the way now to Buena Vista, Agusan del Norte. So tara, samahan nyo kami at sabi ng kapatid Jojo, kakain na kami ng aluhalo kasi masarap na yun dun. So yun, enjoy the ride!
ko kanina, let's discuss about the legalization of the LED lights. LED lights sa motor natin. Kasi maraming mga issue ngayon sa social media regarding sa LED lights, headlights, modification sa motor. So, hindi pa nakakalam guys. Meron na kasing memo. Memorandum March 2016, I think, if I'm not mistaken. Yeah, yan yung memo guys, galing mismo sa Land Transportation Office, galing sa LTO. Regarding sa mga auxiliary lights, headlights, taillights, lahat. Yung iba nagsasabi, nahuli sila kasi bawal na yung mga LED lights. Guys, sasabihin ko sa inyo, hindi bawal ang LED lights. Mismong HPG at LTO na mismo nagsabi niyan. Pero may limit. Unahin natin sa LED lights, sa auxiliary lights. So auxiliary lights guys, pwede siya hanggang 2 auxiliary lights lang. Maximum of 2, hindi na pwedeng lumagpas doon. Pangalawa, may sariling switch gaya nito. Ito switch ko to sa auxiliary lights ko kasi yung LED lights ko tinanggal ko muna kasi pininturan ko yung bracket. So yun, meron siyang nakasipalit na switch. So hindi siya nakakonected sa switch ng ilaw natin. Basta meron siyang sariling switch. Pwede siyang patayin o tsaka yun. Pangatlo, dapat nakakabit siya sa hindi nakakabit siya sa mga strongest point ng motor natin. I mean, hindi siya pwedeng ikabit sa telescopic kasi maalog yun. So yun, una maximum of 2 auxiliary lights lang po yun ang nakasaad sa utos na memorandum ng LTO tsaka HPG. Actually, yung memo kasi galing LTO mismo. So, doon na nagbabase yung highway patrol natin sa memo na yun. So, LED lights, maximum of 2 and 6 LED lang po each light. So, 6 na bumili lang po kada ilaw. Yun ang allowed ng LTO sa atin na paglagay ng auxiliary lights. So, pangalawa, must have a separate switch. So I mean, gaya ganito, dapat meron siyang sariling switch ng ilaw. Hindi siya pwede connected sa mga switch ng ilaw natin sa motor o yung headlight natin. Hindi pwede. So pangatlo, dapat naka-install siya sa mga part ng motor natin na hindi siya maalog. I mean, gaya nung hindi siya pwede sa telescopic guys. Kasi ang telescopic kasi naglalaro yan eh. Nagbabibrate yan eh. So may tendency mahulog yung LED lights. So yun ang sabi ng LTO na dapat hindi siya pwede sa mga part ng motor natin na maalog. So we must find the strongest point na meron siya sa gilid ng bracket. Tapos na meron siyang sariling bracket na hindi siya malog o kahit saan part ng motor natin. So next, yung kulay ng LED lights as puti. Puti tsaka dilaw lang ang allowed na LTO. Wala na akong iba, hindi pwede pula, hindi pwede blue. Tsaka ito pa guys, bawal ang blinkit sa mga sa motor, bawal ho yung naka-blinkit. Kasi hindi naman ito hindi naman ito government vehicle eh. I mean, hindi naman ito motor ng police, hindi naman ito motor na LTO, SPG, private race eh. So, yun lang, bawal ang blinker, bawal ang mga kulay blue, kulay pula. So, they allowed only color white and yellow. Amber, yung ano ba yun? Amber white ba yun? Yun lang ang allowed na LTO. So, isa pa, yun. Kalimutan ko yung position ng LED lights. Hindi siya pwede above the handlebar. So it means hindi siya pwede dito banda, hindi siya pwede mataas pa sa handlebar. So it must be lower the handlebar. So pwede siya dito,
Kasi lahat saan part ng motor natin na hindi lalagpas sa handlebar. So, mababawasan nyo naman sa memo yun. Yan, i-set ko guys, yung medyo meron akong nagitang medyo clip na galing kay Girl Busita. Yun, isa ko siyang idolo ng mga riders natin. So, yun, sa dollar nyo, yung sinitan nyo yung isang enforcer regarding sa LED light. Tapos ito bang ilaw mo? Nagbiblink ba yan? Panibuhay mo nga. Pakibuhay mo. Pakibuhay. O, blinker, di ba? Brad, tingnan mo yung motor ko. Police ako, wala akong blinker. Alam mo kung bakit? Personal ko yung motorsiklo eh. Pero tatanggalin ko natin po yan. Brad, sa ngalan ng batas, tanggalin mo ngayon yan. Ngayon na, bro. Pasuyo. Ngayon na. Gato lang ako kamakalilan. Ayun, ano? Ngayon na. Ngayon guys, we know the law about the motorcycle. Paglaban natin guys. Gaya ng ginagawa ng ating idolo na si Colonel Busita, we fight for the rights of the rider.